Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. I'm Miss Rochelle from ICC Kuwait and welcome to Dream High Pinay. And ngayon, tunghayan po natin yung journey ni Ma'am Jazz dito sa ICC. Paano ba niya nakita yung ICC? Ano ba yung mga reasons niya kung bakit siya nag-enroll dito sa course na napili niya? And ano ba yung mga plans niya in the future? And so Ma'am, welcome to Dream High Pinay and salamat po sa pagpa-unlock dito sa ating live interview, live na live tayo dito sa ating ICC Kuwait Facebook page. And so Ma'am, paano ka ba nag-start sa ICC po? Una po Ma'am, pakilala po yung sarili mo sa lahat. Thank you po Ma'am. Good afternoon everyone. Good afternoon po sa lahat. Yes. Ako po si Jocelyn Lanosa, nag-aaral po sa ICSA. Kasal ko yung nag-aaral sa ICSA. Na-encourage po akong mag-enroll dahil gusto ko pong matuto ng about sa healthcare. At saka gusto ko pong pag-uwi ko ng Pilipinas, ma-monitor ko po yung yung blood pressure ng magulang ko, yung blood sugar nila sa tamang paraan po. Yes. So yun yung pinaka main reason mo. Gusto mo talaga alagaan yung mga magulang mo. Yan. So sino na ba naman yung hindi gustong alagaan yung mga magulang natin, no? So ako kung may opportunity lang ako, 'di ba? So why not? Yan. So yan, and of course, ayan, so Ma'am, paano ka ba nagsimula dito sa ICC po bilang isang estudyante? Way back 2013 po, nag-enroll po ako dito. Mm-hmm. Yung in-enroll ko, BCBA. BCBA ka dati. Nag-umpisa po ako sa BCBA. Mm-hmm. Tapos hanggang sa nag-enroll po ako ng computer secretarial, office management, para po po yung pag-aaral ko ng BCBA. Kumbaga may loyalty award ka na dito sa dami ng mga course na in-enroll mo dito sa ICC, from computer secretarial, office management, and of course BCBA. And then matapos ka sa health and social care. Last day mo na ngayon, no? Yun, ano yung mga natutunan mo, Ma'am, bilang isang estudyante? Ano yung mga dala-dala mong lessons habang nag-aaral ka? Kumbaga yung experience mo? Yung natuto po ako yung pagkuha ko talaga, yung tamang way po talaga pagkuha ng vital signs, yung yung pagkuha ng BMI, yung mga tinuro ko ni Sir Mark. Yes. Yun, kasi po talaga ako doon. Yun yung pinaka importante na magiging skills bilang isang caregiver. Aside from the diploma na ma-receive ninyo, which is internationally recognized, mas maganda talaga na yung skills natin is pinag-aaralan natin, mayroong nagpo-correct na, ito yung magandang way or proper way kung paano ba natin i-assist yung patients natin, paano ba natin i-check yung vital signs. Kasi iba yung parang gawa-gawa mo lang, di ba? Iba yung parang nakikita mo lang siya sa YouTube na ito yung gagawin mo. Iba din yung pinag-aralan mo talaga siya, nag-aaral ka. Kasi may magpo-correct sa'yo kung tama ba or mali yung mga ginagawa mo, di ba? Yeah, so far Ma'am, paano mo siya na-handle yung pag-aaral mo at the same time sa pagtatrabaho? Balance lang po talaga. Pag kunyari wala pong busy sa trabaho, ini-open ko po yung module ko. Gumagawa po ako ng module, tapos pag-uwi ng bahay, ganun po. Kasi anytime naman, pwede tayo makapagbukas ng mga modules natin. Pwede tayo makagawa ng mga assignments natin. Or mga exercises, di ba? Kasi 24/7 yun na na-open yung students for that. So, Ma'am, ngayon tapos ka na sa course mo. Ano yung magiging message mo sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon? Ayun, so marami silang nanonood dito sa live natin. Sa mga kababayan ko po na gustong mag-aral, dito po kayo mag-enroll sa isa kasi po kasi naranasan ko na po sila magturo at saka masaya po mag-aral. Yes. At saka matututo po pa talaga kayo. Yes. Ay, kasi si Ma'am Jess, biruin nyo, simula 2013, nag-enroll na siya dito sa ICC. So, ang dami niya ng course na natapos dito. So, kumbaga si Ma'am Jess, yung isa sa patunay na habang nandito tayo sa ibang bansa, walang hindi yung posible. May mga paraan, meron tayong opportunity na makapag-aral, basta gustuhin lang natin, di ba? So, yun. May message ka ba sa instructor mo, or may gusto mong pasalamatan? Hi, Sir Mark, at saka sa lahat ng staff, maraming salamat po talaga sa inyo. Natuto po ako. Maraming salamat. Yes. Ayun, so in behalf of ICC, sobrang proud kami sa'yo kasi alam mo yun, hindi ka sumuko. Ginagawa mo yung lahat ng
makakaya mo para at least ma-achieve mo yung goal mo. Kasi yung pag-aaral natin, pag-enhance natin ang skills, pag-enhance natin ang mga credentials natin, yun yung magiging stepping stone natin in the future. Kasi fully equipped na tayo ng knowledge and skills at the same time meron tayong diploma na magagamit natin in case or kung mayroon tayong mga opportunity na darating. Kasi hindi natin hawak kung kailan yung opportunity na darating para sa atin, diba? So at least equipped na tayo. Okay. So, yeah, thank you so much, Ma'am Jazz. Ayan, so, ayan, so, thank you so much na yun, nag-online ka dito sa ating interview, live na live tayo dito sa ICSN. So, yun, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood dito sa ating Dream High Pinay. Ako po muli si Ms. Richelle, at kasama ko si Ma'am Jazz. Ang nagsasabing ICC is your partner in success. Thank you, and God bless everyone.